Kamusta mga kaibigan? Magandang umaga. At ito po muli ang inyong lingkod, si Daddy Ray sa Daddy Ray Kitchen. Sa paggagawa po ng barbecue sauce, kailangan po tansyado ninyo lahat ng mga sangkap na inyong gagamitin para hindi matabang at syempre para hindi naman maalat. Gaya ng sabi ko kanina, pagsasama-samahin lang natin itong mga sangkap. Panoorin at tapusin nyo lamang po itong video dahil maya-maya meron akong ituturo sa inyo na method kung paano gumawa ng masarap at mabisang barbecue sauce. At syempre bago ako magpatuloy, para naman dun sa mga viewers at hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, marahil nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nakaka-receive ng notification sa bawat video na ina-upload ko. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell button para every time na meron akong update or upload video sa channel ko ay mano-notify kayo real time. At sa bagay ito, maglalagay na tayo ng ketchup. And I hope nasundan nyo step by step kung paano ginawa o paano natin nilagay yung mga sangkap. At sa bahaging ito, lalagay na natin yung asukal. So, kung mapapansin nyo, medyo marami yung nilalagay kong asukal dahil dito kasi sa bahay, maraming mga bata. Kaya gusto ko yung barbecue nila ay matamis-tamis para mag-enjoy yung mga bata. And sesame seed. Lagay na rin tayo. Ayan, eto na yung sinasabi kong ituturo ko sa inyo. Yung kalahati nitong ginawa nating mixtures ng barbecue sauce, ilalagay natin dito yung kalahati sa ating liyempo. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa mag-absorb sa karne yung barbecue mixtures natin. Thank you.
susunod, eto na, yung kalahati. Pupunta tayo sa kalan at pakukula natin to hanggang sa matunaw yung nilagay nating asukal. Dahil yan mamaya, kapag inihaw na natin itong barbecue, ay yan yung magdadala ng caramelize sa ating barbecue sauce or sa ating yan po barbecue. So ayan, after natin mapakuluan yung kalahati ng ating mixtures ng barbecue sauce, ihalo na natin sa dito sa ating yan po na ginawa kanina. At itutuloy natin yung pagmamarinate nito hanggang isang oras. Pero mas maganda sana kung mababad ninyo ang inyong barbecue ng overnight or 24 hours para mas mag-absorb yung mga sangkap sa inyong karne. Pero yung isang oras, sapat na yun para ma-absorb ng karne yung ginawa nating mga or ng ating barbecue sauce. At syempre, since karne itong recipe natin ngayon, gagawa tayo ng pang-balanse sa i-intake nating pagkain. So kapag karne yung ating ulam, importante na meron tayong gulay o hindi kaya prutas para mabalanse yung kinakain natin, lalo na kapag kanakolesterol at matataba yung ulam natin. So kaya gagawa tayo ng pipino at lettuce. Yung pangbalanse natin sa ating barbecue para hindi ma-high blood si Taderay. At pagkatapos natin na gawin itong ating mga gulay, pag naayos na natin ito, bababa tayo at tutuloy na natin yung ating pag-ihaw. At eto na, magpapaningas na tayo at umpisa na natin maghihaw. Ay dyan, meron na tayong barbecue na may masarap na sauce. At sa baging ito ay patapos na tayo sa paghihaw. And muli, hanggang dito muna yung video vlog ni Daderay. And kung nagustuhan po ninyo itong ating recipe ngayon, pwede nyo po itong gayahin at i-share. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yan lang po muli. Maraming salamat. Ito po muli si Daderay, ang inyong lingkod sa Daderay Kitchen. Bye-bye!